Hello everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back po dito sa ating channel. Siyempre kasama nyo na naman ang nag-iisa ninyong Mama Mia, ang tagapaghatid nyo ng kwento araw-araw. Charot! Grabe naman sa araw-araw, hindi naman talaga araw-araw. Pero pasensya na po kayo kung kahapon ay wala tayong upload at late tayo nakapag-upload today. It's because meron pong mga nafe-feel ang inyong Mama Mia. Charot lang. Hindi, buwanang dalaw po. Ganon, medyo masakit po yung ating puson. Kaya ganyan po ang nangyari. Pero, ayun, nandito na naman tayo ngayon. So, sisikapin natin na mag-upload na naman tayo every day of the week. Sana nga matapos natin ang linggong ito na kumpleto ang upload mula Monday hanggang Sunday. Anyway, huwag na nating patagalin dahil alam kong excited na kayo. Bago tayo pumunta sa ating kwento, mag-hello muna tayo sa ating mga suki na talaga namang kahit walang upload si Mama Mia minumukbang yung mga dati nating video. Hello po, maraming salamat sa inyong support at lagi pa rin kayong nandyan kahit na may mga pagkakataon na wala tayong nilalagay dito sa ating channel. At syempre, sa mga bago nating subscribers, sa mga bago nating taga-suporta at sa ngayon pa lang makapanood kay Mama Mia, hi po, sana po magustuhan yung tumambay dito at ikinagagalak ko po kayong makilala. Thank you so much. Kung meron po kayong magustong sabihin kay Mama Mia, pwede po kayong mag-comment down below o di kaya kung personal naman yan masyado, mag-PM lamang po kayo sa Mama Mia Cagayan de Oro on Facebook and on TikTok. Pero kapag hindi nyo naman ako ma-reach noon, pwede kayong mag-email sa akin. Pwede nyo na rin doon i-share ang inyong mga storya ng buhay. Mama Mia CDO0317@gmail.com. And oo, medyo magaling-galing na ang ating bosses today. Sana wala nang fading-fading na mangyayari. Alam nyo na kung anong ibig kong sabihin kung kayo talaga ay sinubaybayan itong ating channel, hindi ba? Anyways, hello nga pala kay Mary June Cerveda. Ayun, maraming salamat. Lahat daw ng upload natin ay kanya nang napanood. Thank you so much. At ngayon lang kita nabati. Pasensya na po. Annalisa Eba, thank you so much sa'yo. G-Boy Manaay, happy weekday. Happy weekend pa to, pero happy weekday sa'yo. Hello po kay Ann Migs. Maraming salamat sa'yo, Ann Migs. Hello din kay Randy Bungkugan, Imelda Karaig, Russell Kaliesa, Abigail Tenorio. Maraming salamat. Hi, Abby. Gimaras Girl. Hello kay Uznam Zinon. Maraming salamat. Hello daw kay Michael Nunez from Bevs Padilla. Ah, si Bevs pala to. Hello naman kay G. Mercadejas. Thank you so much sa iyong pakikinig. MJ Pitka Earn Pam, ka-Earn Pam. Hello sa'yo. Hello din kay Randy. Ayan, Jocelyn D. Homo or D. Jomo. Thank you so much. Lori Bell, Lisa Banal. Maraming salamat sa'yo. Or Lori Bell, Yesa Banal. Yun ba ang tamang pagkaka-pronounce? Sabihin mo na lang ha. Mag-comment ka na lang down below. Hello din sa ating listener from Nueva Ecija na wala namang pangalan kasi silent listener daw siya. Hello sa'yo. Puriza Carlos, maraming salamat. Maria Elena Abe, thank you so much sa'yo and more power din sa'yo. Hello kay Teacher Len of San Pablo, Laguna. Hi Teacher Len, thank you so much sa iyong pakikinig. Hello din kay Marilo Sabalye. Thank you so much po. Ayun. Hello din kay Marilyn Miot. Hi, Madam Marilyn. Maraming salamat. Baby Jane Ataydi, hello sa'yo. Ataydi. Ayun, Ataydi ka karoon. Lillian Madria, maraming salamat. Shumi. Ayun, Rory Knapp. Thank you so much sa'yo, Rory Knapp. Stephanie Liagono Reliona, maraming thank you sa'yo. Hello din kay Marilyn Malacura, Jaime Rodriguez, Maricel Renes, Evangeline Bautista, maraming salamat sa inyong pakikinig. Clark Joshua Tabalba, hello po. Thank you, Leticia Flores. Maraming salamat. Ayun. Sa wakas, naisip ko na raw mag-vlog. Oo, pero wala pa tayong next content. So, hanapan pa natin ha. Hanapan natin ang time, syempre, kasi hindi po sa lahat ng panahon available yung videographer, mga ganun. So, hanapan muna natin ang time. Hi kay Glenda Borja. Maraming salamat sa'yo. Ayun, hello din kay Camille Lagsikan. Maraming thank you. Sally Buma, Gail Easy, Josephine Mapalad, Lian, maraming salamat sa iyo, Michelle.
Thank you din. Rose Kalang, hi girl. Bea Aguilar, maraming salamat. Or Bea Aguilar, hi kay Imelda Karaig. Happy birthday advance on July 2. Ang layo pa. 15 days pa, oo. Hello din kay Colasio. Maraming salamat. Jack Palalios, maraming thank you sa'yo. Pare na Kente Jefferson. Ayun, habasta Jefferson. Hello Jefferson. Liza Chin, maraming salamat. Hello din kay Taletsky Lomagi from Oriental Mindoro. Maraming salamat sa'yo. Rolit sa Sochi, maraming thank you. Ayun, hello din kay Candia Alexa Di Dios. Maraming salamat. Ano Bono, Chazi Chai, it's me Irene. Geraldine Ribinito, maraming thank you from Aklan. At syempre sa lahat po ng nag-comment, sa lahat po ng nagpa-shoutout na hindi pa po nababasa, huwag kayong magtampo please. Comment lang ng comment, baka sa susunod, ang inyo na pong mga komentaryo ang ating mababasa dito sa ating channel. Nako, eto na naman tayo sa panibagong kwento natin ngayong araw. Kayo po ba ay nahihirapang magpatawad sa mga taong nagkasala sa inyo? Sabi nila, kapag daw nagpatawad ka, dapat kalimutan mo na ang lahat. Dapat handa kang magsimula ng panibago. Lalo na sa isang relasyon. Lalo na kung tinanggap mo pa rin yung taong nagkasala sa iyo. Pero gaano nga ba kahirap para sa mga taong pinagkasalaan ang magpatawad at syempre huwag nang balik-balikan pa ang mga masasakit na nangyari. Huwag nating palagpasin, eto na po ang inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Hindi raw madaling magpatawad at magbigay ng pangalawang pagkakataon sa nasirang relasyon. Pero mas hindi rin madaling lumimot, lalo na sa mga alaala ng kahapon na siyang nagbibigay pag-asa at tuwa sa iyong ngayon. Gano nga ba kahirap magpatawad? Gano nga ba kadaling lumimot sa mga kasalanan? Huwag lang mawala ang taong iyong nakasanayan. Dear Mama Mia, magandang araw sa inyong lahat at sa lahat po ng tagapakinig ng inyong programang Katulad Ko. Araw-araw po, inaabangan po kita Mama Mia. Sinisigurado ko po na kapag meron kayong bagong upload ay lagi po akong nauunang magkomento o di kaya naman ay nauunang makinig. O Mama Mia, isa po ako sa mga libo-libo ninyong commentators sa YouTube channel nyo. Pero ipapatago ko po ang pangalan ko. Hindi po kasi ako handa na putaktihin ako ng inyong mga tagasunod kung sakali mang malaman nila ang tunay kong pagkatao. Mama Mia, nagkaroon na po ba kayo ng pangmatagalan na relasyon? Nagkaroon na rin ba kayo ng isang relasyon na kahit bago pa lang ay sobra-sobra na ang pinaparamdam sa inyo? Yun bang nakakatakot na pagmamahal? Nakakatakot na pag-ibig? Nakakatakot dahil parang hindi mo nakakayaning mawala siya sa buhay mo. Kahit ang totoo ay bago pa lang naman kayong magkakilala. Naitanong nyo na rin ba sa sarili nyo at sa taong mahal nyo kung sa paglipas ng maraming taon, kayo pa rin kaya hanggang sa huli? Mama Mia, sumulat po ako sa inyo dahil pakiramdam ko ay kailangan kong i-share itong mga napagdaanan ko. Sana po ay patawarin ninyo ako kung meron mang mga typo error nitong aking sulat. At sana patawarin niyo po ako kung medyo magulo ang pagkakakwento ko nito. Mama Mia, ang isusulat ko po sa inyo ay tungkol sa nakaraan na ang akala ko ay matagal ko nang nakalimutan. Tungkol sa nakaraan na ang akala ko ay matagal ko nang pinatawad at matagal ko nang binaon sa baol. Mama Mia, alam ng Diyos kung gaano ko sinubukan. Sinubukan ko na mawala ang lahat ng sakit. Sinubukan kong magpatawad. Yun bang absolute forgiveness? Yun bang wala ng balikan ng kasalanan? Yun bang wala ng sumbatan? Sinubukan ko po, Mama Mia. At sinubukan ko rin siyang iwasan.
Sinubukan ko po na wag na siyang kontakin. Sinubukan ko po na mag-move on. Sinubukan ko ang sinasabi nilang, mahalin muna ang sarili mo bago ang iba. Ang totoo niyan, in-unfriend at blinak ko pa siya sa mga social media accounts ko. Dinilit ko rin ang kanyang number, Mama Mia. Dinilit ko lahat ng tungkol sa kanya. Sa pag-asang makakalimutan ko rin siya. Sa pag-asang makakapagsimula ako ng panibagong buhay na parabang walang nangyari, na parabang hindi ako nasaktan, na parabang hindi nasugata ng aking puso. It was a very, very long process, Mama Mia. Alam mo ba yung pakiramdam na halos araw-araw feeling mo ay tinutorture ka? Hindi ng mga taong nanakit sa'yo, kundi ng sarili mong isip, ng sarili mong utak. Lagi mong tinatanong sa sarili mo kung saan ka ba nagkulang, saan ka ba nagkamali. Ano bang mali sa'yo, bakit niya nagawa ang mga bagay na yon? Ano bang mali sa'yo, bakit kanya trinaydor? Ano ba ang dapat mong ginawa para mapigilan ang mga pangyayaring yon? Ano ba ang dapat mong sinakripisyo para wag maging ganon ang ending niyong dalawa? Meron ka ba sanang nagawa? Hindi ka ba talaga enough? Hindi ba ako enough? Ang totoo niyan, Mama Mia, kahit na ganon ang nangyari, lagi ko pa rin siyang tinitignan mula sa malayo. Lagi ko pa rin siyang hinahanap-hanap. Lagi ko pa rin hinahanap-hanap ang kanyang presensya. Sa totoo lang, it takes a lot, Mama Mia, para pigilan ko ang sarili kong mag-reach out. Para pigilan ko ang sarili kong magtanong sa mga tanong na nasa isip ko na wala pa rin naging mga kasagutan. Nigilan ko lahat dahil ang totoo ay sinubukan ko naman. Sinubukan ko nung una. Sinubukan kong humingi ng eksplanasyon. Sinubukan kong magtanong, baka sakaling sagutin niya ang mga tanong ko. Baka sakaling sa mga sagot niya ay makuha ko ang rason para tuluyan na akong makamove on. Baka sakaling sa mga sagot niya ay makuha kong maging matatag. I was so pathetic that time. Nakakaawa ang sitwasyon ko. Ang totoo niyan ay palagi kong tinitignan ang sarili ko noon na biktima. I felt like I was hanging in the air. Para bang hindi nakatapak sa lupa ang mga paa ko. Para akong nakaduyan sa hangin. Pero yung leeg ko po ang nakakabit sa duyan. Yung puso ko ang nakasabit sa kahoy. Napakasakit. Masakit na araw-araw mong kine-question ang worth mo. Sa bagay, ang tanga-tanga ko rin naman kasi sa part na dinidepende ko na sa kanyang lahat. Dinidepende ko na sa kanyang kaligayahan ko, ang mood ko. Lahat-lahat, Mama Mia. Pati na mga desisyon ko sa buhay ay nakadepende na sa kanya. Ganun ko kasi siya kamahal. Ginawa ko siyang mundo kahit na tao lang naman siya. Tapos nung bigla siyang mawala, nung bigla siyang hindi na magparamdam, nung bigla siyang sumama sa iba, nung bigla siyang nakipag-usap sa iba habang kami pa, nung bigla niya akong inichapwera at bigla niyang sinabi, Mama Mia, na naguguluhan na siya, na hindi niya alam kung mahal pa ba niya ako, na iwan akong wasak na wasak, sobrang durug na durug ang puso ko. Mama Mia, pinigilan na lang niya lahat na parabang walang nangyari, na parabang wala kaming pinagsamahan. Hashtag ghosting, ika nga. And then, Mama Mia. And then, nagpakita siya sa akin. 2 linggo matapos niya akong iniwanan sa ere. Isa lang ang sinabi niya. Nakapag-desisyon na raw siya at hindi raw ako ang mahal niya. Iniwan niya ako. And after a few weeks, Mama Mia, isang text message lang ang natanggap ko. Pasensya na. Patawarin mo ako, pero ayoko na. Yun ay matapos ko siyang tadtarin ng text messages. Matapos ko siyang tadtarin ng missed calls dahil hindi naman niya sinasagot ang tawag ko.
Ganun lang natapos ang 10 years naming relasyon. No explanation. And for me, Mama Mia, napakasakit nun. Napakasakit dahil lang totoo ay ini-envision ko na ang sarili kong kasama siya. Ini-envision ko na ang sarili kong sabay kaming tatandang dalawa. Mama Mia, tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Katie. At ang lalaki sa kwento ko ay itago na lang natin sa pangalang Errol. Mama Mia, high school pa lamang ay magkarelasyon na kaming dalawa ni Errol. Magkarelasyon kami nung fourth year high school kaming dalawa. Ang totoo niyan ay matagal ko na siyang gusto, kaya lang may usap-usapan sa campus na may pagka-playboy siya. Hindi ko naman nakita ang iba't ibang babae ang sinasamahan niya, pero alam ko marami siyang naging girlfriend sa campus namin at sa kalapit pa naming high school campus. Akala ko noon ay hanggang tingin lang ang nararamdaman ko sa kanya. Kaya lang, Mama Mia, bago kami graduate nung high school, ay bigla na lang na pinagpartner kami ng teacher namin sa isang mural project. Pareho kasi kaming magaling magpaint. Isang mural project yun sa school namin. Meron kasing bagong tayong wall sa school namin at kailangan daw lagyan ng mural paintings. At dahil kaming dalawa ay belong sa pinakamagagaling magpinta sa aming paaralan, ay kaming dalawa po ang pinagpartner sa isang bahagi ng wall. Napakasaya noon. Masayang magpaint, Mama Mia. Doon ko na ilalabas ang aking pagiging artist. Doon ko na ilalabas lahat ng mga ideas na meron ako. Hindi kami close dahil hindi naman kami magkaklase. Pero mula nung naging magpartner kami, ay nag-umpisa na po ang closeness naming dalawa. Alam mo, napakagaling mo, sabi niya. Ang dami-dami mong idea. Errol nga pala, pagpapakilala niya sa sarili niya nung unang araw ng mural painting namin. Katie nga pala. Alam ko, sabi niya. Alam mo ang pangalan ko? Oo, kilala ka kasi dahil magaling ka raw magpaint. Pero hindi ko alam na ganito ka pala kagaling. Nakakahiya na ma-partner sa'yo, sabi niya. Uy, magaling ka rin naman. Mama Mia, nagtatawanan kami, nagkukwentuhan habang nagpipaint. At doon nga nagsimula ang lahat. Nung matapos na mural project namin wala pang isang linggo, ay hiningi na niya ang cellphone number ko. Yung cellphone number ko sa mama ko yan na, gabi lang ako gumagamit niyan, sabi ko. Okay, sige, gabi lang din kita iti-text, sabi naman niya. Mula nga noon ay gabi-gabi na kaming magka-textmate dalawa. Hanggang sa lumipas ang isa pang linggo, Mama Mia, at pinuntahan na niya ako sa classroom. Sigaw ng sigaw ang mga kaklase ko noon dahil sikat naman talaga si Errol sa school. Sikat siyang dancer at sikat rin siya, Mama Mia, sa paglalaro ng basketball. At nung niligawan na nga niya ako ay lahat sa classroom namin ang nakakaalam. Mula nga noon ay tinutukso-tukso na kami sa isa't isa. Wala naman akong balak noon na makipagrelasyon dahil alam ko nag-graduate na kami at lilipat na kami ng kanya-kanya naming paaralan. Pero Mama Mia, naging makulit si Errol. Makulit na makulit to the point na pati kilig ko ay nakukuha na niya. Pati kilig ko ay hindi ko na napipigilan sa kanya. Hanggang sa sinagot ko na nga siya. Pero bago ko siya sagutin, sabi ko ay mukhang sa breakup lang din matutuloy itong relasyon namin kasi magka-college na rin kami. Pero ang sabi niya, okay lang. Dahil hindi naman daw siya makikipag-break sa akin. Paanong hindi ka makikipag-break? Paano kung sa ibang university ka na mag-aaral? Bakit? San ka ba mag-aaral? Tanong niya. Wala pa akong plano eh. Pero, magti-take na ako ng mga entrance exam pagkatapos ng graduation. Sige, samahan na kita. Magti-take na rin ako kung saan ka magti-take. Mama Mia, ang mga huling buwan ng high school namin ay naging masaya dahil magkarelasyon na kaming dalawa. Napaka-sweet ni Errol. Napaka-bait rin niya. Lagi niya akong pinapatawa. Lagi niya akong inaalala. Kapag wala ako sa mood dahil sa problema namin sa bahay, ay lagi po siyang nandyan.
Lagi niya akong sinasamahan at hindi niya ako pinapabayaan. Mama Mia, mahirap lang din kasi ang pamilya namin. May mga pagkakataon na nag-aaway po ang parents ko dahil sa pera. May mga pagkakataon din, Mama Mia, na hindi ako nakakapagbaon dahil kulang na kulang talaga kami. Pero si Errol, hindi niya ako kinakalimutan. Pinapagbaon niya ako ng pagkain. Kapag pinapabaunan siya ng parents niya, ay sinasama niya talaga ako. Lagi rin niya akong nililibre sa kung saan-saan. Kahit na sinabi ko sa kanya na wag na, sabi niya ayos lang daw. Ganun daw talaga kapag magkarelasyon kayong dalawa. Inaalagaan niyo ang isa't isa. Nung una, Mama Mia, ay wala naman talaga akong balak na ma-fall ng tuluyan kay Errol. Dahil sabi ko sa sarili ko, dapat pangalagaan ko ang puso ko. Ilang beses na kasi akong naka-witness, Mama Mia, kung paano masaktan ang mga kaibigan ko ng dahil sa pagmamahal. Kaya naman, naging guarded talaga ako noon. Oo, gusto ko si Errol, pero sinasabi ko sa sarili ko na dapat kaya kong wala siya. Dapat hindi ako dedepende sa kanya. Yun nga ang ginawa ko. May mga pagkakataon na nagpapaalam sa akin si Errol dahil may laro sila ng basketball o di kaya naman ay mga mobile o computer games kasama ang mga kaibigan niya. Hindi ko siya binabawalan, Mama Mia. Lagi ko pa siyang ini-encourage na huwag iwanan ng kanyang mga kaibigan. Gusto ko kasi noon na magkaroon ng healthy kind of relationship. Gusto ko kasi noon, Mama Mia, na talagang walang masasabi si Errol sa akin. Ayokong hinahawakan siya sa leeg. Ayokong strict akong girlfriend. Ang gusto ko, isa akong cool na girlfriend. Dahil lang totoo niyan, Mama Mia, ayoko rin na lagi kaming magkasama ni Errol. Kasi sigurado ako na kapag nangyari yun, ay talagang dedepende na ang lahat sa kanya. Dedepende na ako sa kanya. Naging matiwasay naman ang relasyon namin ni Errol. Hanggang sa makagraduate na nga kami. Mama Mia, magkaibang university po ang pinag-aralan namin dahil magkaiba po ang gusto naming kurso. Ako po ay sa State University at nakakuha din po ako ng Skitty Scholarship. Yun po ang naging dahilan kung bakit ako nakapag-aral. Dahil kung walang scholarship, sigurado naman ako na hindi ako makakapag-aral dahil sa hirap ng buhay namin. Pero kahit na ganoon, Mama Mia, kahit na medyo malayo kami ni Errol sa isa't isa, ay nagagawa pa rin naming patatagin ang aming relasyon. Dalawang beses sa isang linggo kung mag-date kami. Every weekend ay nandun din siya sa bahay namin kapag wala siyang laro o kapag wala siyang masyadong ginagawa. Tinutulungan niya ako sa mga gawaing bahay. Paglalaba, paglilinis, lahat-lahat na. At Mama Mia, ang isa pang nakakatuwa kay Errol ay kanya pong sinisave ang kanyang allowance sa buong linggo. Para pagka-weekend ay meron kaming panggastos. Kahit na simpleng date lang, isaw, kwek-kwek, o kahit nga simpleng movie date lang, Mama Mia, o lakad-lakad sa parke ay ayos na sa amin. Basta't magkasama kaming dalawa. Ganun katindi ang pagmamahalan namin, Mama Mia. Hanggang sa nag-celebrate na kami ng aming third anniversary. Dito ko na nga napatunayan na mahal ako ni Errol. Dito ko na napatunayan na ako lang din ang mahal niya at wala nang iba. Kaya naman, Mama Mia, naisip kong ang dami-dami ng sinakripisyo ni Errol para sa relasyon namin. Baon niya, oras niya, lahat na. Naisip ko, ano ba ang kaya kong ibigay kay Errol? Wala naman akong ibang maibibigay sa kanya kundi pagmamahal ko. Pag-aalaga ako na siya rin namang binibigay niya. Sobra-sobra pa nga. Kaya naisip ko noon, Mama Mia, na ibibigay ko ang sarili ko kay Errol bilang pasasalamat, bilang pag-a-appreciate sa lahat ng ginagawa niya para sa akin at bilang patunay na rin kung gaano ko siya kamahal. Ang totoo niya ay matagal na rin hinihingi ni Errol sa akin ang bagay na yon. Hindi man direkta, Mama Mia, hindi man vocal ang paghingi niya, pero alam ko na gusto niya na yon. May mga pagkakataon kasi na kapag kami lang dalawa, ay nadadala kami sa init ng aming mga katawan. Nadadala kami sa pag-make out namin. Pero bago pa may mangyari sa amin, bago pa magkahubaran ng damit, ay lagi ko na siyang pinipigil. Natatakot kasi ako noon, Mama Mia. Natatakot ako sa pwedeng mangyari kung sakali mang tuluyan na maangkin ni Errol ang pagkababae ko.
natatakot ako, Mama Mia, na baka iwanan niya ako. Natatakot ako na baka sabihin niya sa akin na tapos na ang papel ko sa buhay niya. Na baka sabihin niya sa akin na tapos na ang kailangan niya. Yun ang kinakatakot ko noon. Pero habang tumatakbo ang mga buwan, habang tumatakbo ang taon, ay nakikita kong hindi naman ganun si Errol. Wala namang pagbabago sa kanya. Kaya Mama Mia, nung third anniversary namin, ay sinabi ko sa kanya na may ibibigay akong sorpresa. Pero, sabi ko sa kanya, Mama Mia, ay humanap siya ng lugar na kaming dalawa lang. Nag-date pa kami noon sa isang restaurant. Nilibre niya ako as usual. Kabang-kaba ako noon, Mama Mia. May ibinigay siya sa akin regalo, isang bracelet na may initials naming dalawa. Tuwang-tuwa naman ako sa regalong yun. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kamay ko para isuot sa akin ang bracelet na yun. Love, pawis na pawis ang kamay mo ah. Okay ka lang ba? May dinaramdam ka ba? Tanong niya. Wala naman, love, sabi ko. Hindi eh. Ang lamig-lamig ng pawis mo. Kasi love, kinakabahan ako eh. Kinakabahan? Bakit ka naman kinakabahan? Eh, hindi ko naman pababayaran sa'yo itong bracelet. Biro niya pa na siyang ikinatawa ko. Ikaw talaga, love, kahit kailan napapatawa mo talaga ako. Sabi ko pa, anything for you, basta ikaw. Nanginginig pa. Tumawa ulit ako, Mama Mia. Pagkatapos noon ay ako na ang humawak sa kanyang mga kamay. Love, may ekstrang pera ka ba? Tanong ko. Bakit, love? Kailangan mo? May project ka? Ngumiti ako sa kanya, Mama Mia. Hindi. Kasi kailangan mo. Anong kailangan ko? Kasi ikaw magbabayad kung saan tayo pupunta next. Talaga? Saan ba tayo pupunta? Sorry, love. Wala na kasi akong ibang na plano eh. Akala ko kasi may project ka ngayon, sabi niya. Pero may pera ka? Tanong ko ulit. Meron pa naman. Sige, bilisan natin kumain pagkatapos puntahan natin yung gusto mo. Mama Mia, kahit sabihin pa niyang bilisan namin kumain ay hindi ko naman magawang kumain ng mabilis dahil sa sobrang kaba na nararamdaman ko. Actually, halos babaliktad na noon ang sikmura ko sa kaba. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. At nung matapos na kaming kumain ay inaya ko na siya. Sabi ko maglakad-lakad lang kami nang sa ganon ay matunaw naman ang mga kinain namin. Hanggang sa siguro mga 10 to 15 minutes na lakad ay tumigil ako sa harap ng isang motel. Halika na, love, pasok na tayo, sabi ko. Gulong-gulo ang mukha niya, Mama Mia. Halatang-halatang naguguluhan ang kaniyang mga mata. Katie, bakit tayo dito? Tanong niya. Errol, eto ang sinasabi ko sa'yo. Eto ang ibibigay ko sa'yo. Mama Mia, wala naman siyang sinagot nung hinila ako na ang kamay niya papasok. Sumunod lang siya sa akin. Ako ang nakipag-usap sa receptionist at nung singilin na kami ng bayad ay kumuha lang si Errol sa kanyang pitaka. Wala kaming naging imika noon. Magkahawak kamay kaming sumunod sa bellboy na binigay sa amin. At nung nandoon na kami sa loob ng kwarto, Mama Mia, ay wala pa rin kaming imikan. Magkahawak kamay pa rin kami habang nakaupo na sa may kama. Katie, sigurado ka ba dito? Tanong niya. Andito na tayo, Errol. Ngayon ka pa ba magtatanong? Sana kanina mo yan tinanong sa labas. Biro ko pang sabi. Tinignan niya ako ng seryoso. Uy, ano ka ba? Nagbibiro lang ako. Huwag naman ganun eh, sabi ko. Mama Mia, niyakap niya ako. Promise, Katie, hinding-hindi mo to pagsisisihan. Pagkatapos noon ay hinalikan niya ang labi ko. Gumanti na rin ako ng halik sa kanya. Kahit na nanginginig ako, kahit na kinakabahan ako dahil si Errol pa lang ang unang lalaki sa buhay ko. Mama Mia, kahit na may takot sa dibdib ko ay tinapangan ko talaga ang sarili ko. Eto lang ang maipapakita kong pagmamahal kay Errol
na masasabi niyang tunay ko talaga siyang minamahal. Kasi pakiramdam ko, Mama Mia, lagi akong kulang kay Errol. Pakiramdam ko kasi sobra-sobra ang binibigay niya sa akin. Pakiramdam ko ay sobra-sobra pa sa deserve ko ang binibigay niya. Kaya naman, sobra-sobra din ang ibibigay ko sa kanya. Mama Mia, nung unti-unti nang bumaba ang mga halik ni Errol, ay unti-unti ring mas lalong nanginginig ang katawan ko. Kalma ka lang, sabi niya. Pagkatapos ay hinalikan niya ulit ang mga labi ko. This time ay banayad ang kanyang mga kilos. Banayad din ang kanyang paghalik sa akin. Hanggang sa unti-unti ay nawala ang kaba ko. Unti-unti, Mama Mia, ay nananaig sa akin ang tiwala ko kay Errol, ang sobra-sobra kong pagmamahal sa kanya. At nung tuluyan na nga niyang hinubad ang mga suot kong damit, ay wala na akong pag-aalinlangan pa. Bagkos sa yumakap ako sa kanya, Mama Mia. Idinitdit ko pa ang aking katawan sa kanyang katawan. Hanggang sa hindi na rin nakapagpigil si Errol. Naghubad na rin siya ng sarili niyang mga damit. Hinalikan na niya ako. This time, ay mas mapupusok na mga halik na. Ako naman ay gumanti na rin ang mga halik. Gumanti na rin ang mga haplos. Hanggang sa tuluyan na nga akong pumikit nung sinimulan na akong angkinin ni Errol. Napaluha pa ako sa sobrang sakit. Siya naman, Mama Mia, ay napaluha. Tinanong ko siya kung bakit siya umiiyak. Ang sabi niya, masayang masaya raw siya at mahal na mahal daw niya ako. Umiiyak na rin ako noon, Mama Mia, at sinabing mahal na mahal ko siya. Napaka-weird ng mga pangyayari. Masarap naman sa pakiramdam ang sex naming dalawa pero naiiyak kami. Pakiramdam ko ang sex na yon, Mama Mia, ay hindi lang basta-basta sex, kundi making love. Dahil ramdam na ramdam ko ang pagmamahal ni Errol sa kanyang bawat haplos, bawat bayo at sa kanyang bawat halik sa akin. Masayang masaya ako nung gabing yon. Ibinigay ko sa lalaking mahal ko ang pagkababae ko at alam ko na wala akong pagsisisihan pa. Mama Mia, matapos ngang may nangyari sa amin ay mas naging ma-effort pa si Errol sa akin. Mas naging mabait, mas naging sweet. Kaya naman ni Katiting na pagsisisi ay wala talaga akong naramdaman. Hanggang sa patuloy pa rin ang aming pagniniig, Mama Mia. Pero para hindi ako mabuntis ay sinigurado kong magpipills ako. Nakakatakot kasing mabuntis dahil alam ko na masisira ang kinabukasan ko. Alam naman ni Errol, Mama Mia, ang tungkol sa pagpipills ko at ang sabi niya ay okay lang din naman daw sa kanya. Pareho pa kaming hindi tapos sa aming pag-aaral. Kaya pareho pang madidisappoint ang mga parents namin kung sakali mang magbunga ang ginagawa naming dalawa. Naging kampante kami. Sabay kaming graduate ng college. Sabay din kaming naghanap ng trabaho. Sa pagkakataon na yun, Mama Mia, ay maglilimang taon na ang relasyon namin. Maglilimang taon ng matatag at masayang relasyon. Hanggang sa nung magkatrabaho na kami pareho, ay inaya na akong makipag-live-in ni Errol. Oo, Mama Mia. Nagsa-celebrate kami noon ang aming 6th anniversary nung in-open up niya sa akin yung topic. Live-in? Sigurado ka ba dyan? Tanong ko. Oo. Isa pa, mas makakatipid tayo. Unang-una, hindi ka na uuwi sa inyo. Ang tagal-tagal kaya ng biyahe, di ba? Pagkatapos, traffic pa. Tapos mahal pa yung pamasahe sa bus. Malilate ka pa, deduction pa sa sweldo mo. Samantalang kung dito ka na sa apartment ko, makakatipid din ako kasi tutulungan mo naman ako sa pagkain, di ba? Pagbibiru pa niya. Oo naman, ako din magbabayad ng kuryente at tubig. Kung gusto mo nga, hati tayo sa lahat ng gastusin, sabi ko. Biro lang yon, love. Gusto lang talaga kitang makasama. Kahit ako lang ang bahala sa lahat ng mga gastusin. Mama Mia, nung una ay nag-aalinlangan ako. Natatakot kasi ako. Paano ko sasabihin sa mga magulang ko ang plano ni Errol? Paano ko sasabihin sa kanila ang kanyang hinihingi? Pero bago pa man ako makapagpaalam sa mga magulang ko, ay si Errol na mismo ang pumunta sa amin. Si Errol na mismo ang nag-explain sa mga magulang ko, Mama Mia.
Napaka-responsable talaga ng boyfriend ko. Tita, tito, kasi mas makakatipid din si Katie kung ganyan ang gagawin namin. Ikaw ba talaga, Errol, sigurado sa anak ko? Tanong ng papa ko. Opo naman. Kung papayag nga si Katie, magpapakasal na kami. Kaso ang sabi niya, uunahin daw muna niyang tulungan ang kanyang mga kapatid na makapagtapos sa pag-aaral. Mama Mia, nung sinabi yun ni Errol, ay doon naman ngumiti sa akin ang mga magulang ko. Para bang nagpapasalamat sila sa naging desisyon ko. O sige, malalaki na rin naman kayo at alam nyo na naman kung anong tama at hindi. Pareho na rin kayong may magandang trabaho. Basta Katie ha, huwag mo na munang kalimutan na tulungan ang mga kapatid mo. Alam mo naman na mahirap ang buhay natin, sabi ng mga magulang ko. Opo naman, Mama, Papa. Huwag kayong mag-alala, Tita, Tito. Ako talaga ang mismong sasabi kay Katie na huwag kayong pabayaan. Mama Mia, nung araw din na yun ay naghakot kami ni Errol ng mga gamit ko at lumipat na ako sa apartment niya. Kinabukasan ay pumunta din kami sa bahay nila para ipaalam ang aming naging desisyon. May kaya po ang pamilya ni Errol, pero hindi po sila tulad ng iba na mga mata pobre. Mula kasi nung makapagtapos si Errol ng pag-aaral, ang sabi ng mga magulang niya ay siya na raw ang magdesisyon sa buhay niya. Tanggap din ako ng pamilya niya, Mama Mia. Kaya naman walang naging problema nung naging magka-live-in na kami. Marami kaming pangarap ni Errol. Pangarap namin na magkaroon ng magandang kinabukasan para sa aming magiging pamilya. Kaya naman, Mama Mia, nag-ipon kami. Nag-open kami ng joint bank account para naman may magagamit kami sa aming kasal o di kaya'y pambili ng kung anong mga gusto namin. Mama Mia, mabilis din na na-promote si Errol. Magaling kasi talaga sa trabaho ang boyfriend ko. Ako din naman ay hindi rin nagpapahuli. Maganda din ang pasweldo sa bawat kumpanyang pinagtatrabuhuan namin. Oo, Mama Mia, hindi kami magkasama sa trabaho ni Errol. Sa tingin ko ay isa din yun sa mga nagpapatatag sa relasyon namin. Kasi ngayon na magka-live-in na kami, ay nababawasan po ang oras na magkahiwalay kaming dalawa. Kaya nawawala ng thrill yung relasyon namin. Pero dahil magkaiba kami ng pinasukang trabaho, ay masasabi ko, Mama Mia, na kahit na ganun ay meron pa rin kaming napag-uusapan. Hanggang sa nakaipon na kami, Mama Mia, at nakapag-down na ng sarili naming bahay. Lumipat kami doon. At nung nakalipat na kami, ay si Errol po ang nagmamonthly ng bahay na yon. Hanggang sa naisip ko dahil nakapagtapos na rin naman ang isa ko pang kapatid at dalawa na kaming nagtutulungan na tulungan ng mga magulang namin, naisip ko ay kumuha na kami ng sarili naming sasakyan ni Errol. Oh, Mama Mia, ako po ang nag-file, ako po ang nakapangalan pero co-maker ko po si Errol. Tulad nung sa bahay kung saan ako din ang co-maker niya. Mama Mia, naging maganda ang takbo ng buhay namin. Pati mga magulang ko at mga magulang niya ay tuwang-tuwa. Pareho daw kasi kami ni Errol na may mga ambisyon sa buhay. Pareho kaming career-driven. Kaya ang sabi nila ay talagang magtatagumpay kaming dalawa. Ang sabi nila ay talagang magiging successful at magiging mayaman kami sa sarili naming pagsisikap. Meron din kaming savings. Dahil ang totoo niyan, Mama Mia, nung nag-celebrate kami ni Errol ng aming 9th anniversary, ay nag-propose na rin siya sa akin ng kasal. Hindi ko alam, Mama Mia, pero masayang masaya ako noon. Ang akala ko ang pagpo-propose na yon ni Errol ay bunga talaga ng kanyang sariling desisyon. Ang hindi ko alam, Mama Mia, ay nape-pressure lang pala si Errol nung mga panahon na yon. Nape-pressure siya unang-una dahil sa edad naming dalawa. Pangalawa, Mama Mia, nape-pressure din siya dahil sa mga taong nakapaligid sa amin. Lagi kasi silang nagtatanong kung kailan kami magpapakasal. Lagi nilang tinatanong kung bakit hindi pa rin kami nagpapakasal gayong kayang-kaya naman na naming dalawa. Maging mga magulang ko noon, Mama Mia, ay nagtatanong na rin tungkol sa bagay na yon.
Kung dati ay hindi sila nagtatanong dahil ang gusto nila ay tulungan ko pa sila sa mga gastusin ko sa mga kapatid ko, ngayon ay parang atat na rin sila. Ang totoo ay kasal na lang talaga ang kulang sa amin ni Errol noon. At hindi ko rin alam, Mama Mia, ako pala ang pangatlong rason kung bakit nag-propose sa akin si Errol. Kasi naman, Mama Mia, sa edad kong yun ay lagi na akong nakakakita ng mga kababata ko o mga classmates ko dati na ikinakasal. At kapag kinakasal sila ay lagi kong sinasabihan si Errol na tignan mo mahal, no? Love, tignan mo. Ang ganda ng kasal ni na Tracy, ang ganda ng kasal ng kaibigan ko. Love, yung kaibigan ko, manganganak na pala. Hindi ko alam, Mama Mia, na nape-pressure ko pala siya sa ganun. Hanggang sa nag-propose na nga siya sa akin ng kasal. Masayang masaya ako noon. Pero pagkatapos niyang mag-propose, Mama Mia, ay sinabi niya sa akin na baka pwedeng maging long engagement ang sa aming dalawa. Bakit naman long engagement? Actually nga, love, payag ako kahit na sa West lang tayo magpakasal eh, sabi ko. Ay, hindi naman po pwedeng ganun, love. Mas gusto ko kapag ikinasal tayong dalawa, dun talagang sa simbahan na, yung ma-invite mo lahat ng gusto mo. Katie, deserve mo ang magandang kasal. Napakaganda mong girlfriend, napakabait pa. At bukod pa dun, mabait kang tao, mabait kang anak, mabait kang kapatid. Kaya deserve mo lahat ng the best. Kaya kung pwede sana, long engagement muna dahil mag-iipon pa ako, sabi niya. Mama Mia, nakontento naman din ako. Pagkatapos noon ay tinigilan ko na ring mag-take ng pills. Pakiramdam ko kasi noon, siguradong sigurado na ako kay Errol. Pakiramdam ko kasi noon ay siya na talaga ang lalaking itinadhana sa akin. Ang lalaking iginuhit sa akin ng kapalaran. Oh, Mama Mia, kung dati ay napaka-guarded ko, kung dati ay lagi kong sinasabi na hindi pwedeng dumepende ako kay Errol, ngayon na engaged na kaming dalawa, pakiramdam ko ay pwede ko nang ipagkatiwala sa kaniyang lahat. Pagkababae ko nga, pinagkatiwala ko eh. Eto pa ba? Lahat-lahat na, Mama Mia, sinugal ko na. Wala na akong itinira pa para sa sarili ko. Sinabi ko rin kay Errol na hindi na ako nagpipills. Mama Mia, pumayag na rin naman siya. Dahil ang totoo niya na ay gusto na rin magkaanak ni Errol. Pero ako, nagdadasal pa rin ako noon na sana, bago kami bigyan ng anak, ay maikasal muna kaming dalawa. Kaya lang, kung ibibigay na sa amin kahit hindi pa kami kasal ay ayos lang din naman sa akin. Uso na rin naman sa panahon ngayon yung ganon, hindi ba? Hanggang sa Mama Mia, nung mag-celebrate kami ng isang dekada naming relasyon, dito na ako nakaramdam ng kakaibang kaba. Dalawang buwan matapos naming i-celebrate ang aming one decade anniversary. Mama Mia, yun nung 10th anniversary namin ay gumala kami, nag-Hong Kong kaming dalawa. Napakaganda ng experience na yun. Pakiramdam ko ay mas lalo ko pang nakilala si Errol at mas lalo ko pang nakilala ang sarili ko. Masayang masaya ako noon, Mama Mia. Eto na talaga, unti-unti ko nang natutupad lahat ng mga pangarap ko. Kaya lang, 2 buwan matapos ang aming anibersaryo, ay nakaramdam ako ng kakaiba. Wala namang nagbago kay Errol, ganun pa rin siya, mabait pa rin, maalalahanin pa rin. Lagi pa rin niya akong sinusundo sa opisina, lagi pa rin niya akong binibigyan ng bulaklak, lagi pa rin niyang sinasabi sa akin na mahal niya ako kung ano-ano pa. Walang nagbago, liba na lamang sa pakiramdam ko. Ewan ko ba, Mama Mia? Totoo nga siguro ang sinasabi nilang women's intuition. Dahil bago pa man nangyari, ay may naramdaman na akong kakaiba. 2 buwan yon matapos ang aming anniversary. Lagi akong napapansin ni Errol na parang natutulala na nakatingin sa kanya. Ewan ko ba, Mama Mia? Lagi ko siyang tinitignan. Dahil pakiramdam ko talaga ay parang may nag-iba sa kanya. Isang gabi habang kumakain kami ng dinner, ay nakatitig lang ako sa kanya. Love, may problema ba? May dumi ba ako sa mukha? Tanong niya. Wala naman, love. Pansin ko lang parang iba na yung gupit mo, no?
hindi na tulad nung dati. Ah, kasi love, gusto kong sumubok ng iba naman, sabi niya. Ah, okay, sabi ko naman. Ilang araw pa, Mama Mia, ay napansin ko rin na nag-iba ng brand of perfume si Errol. Love, hindi mo na ginagamit yung dati, yung binibigay ko sa yung pabango? Ubus na kasi yun, love eh. Ah, sana sinabi mo para nabilhan kita, sabi ko. Okay lang, love, bumili naman ako ng bago. Yan ba yung naaamoy ko ngayon? Oo, eto love oh. Mabango, di ba? Bakit bigla kang nagbago ng brand ng pabango? Tanong ko. Love naman, di ba pwedeng sumubok ng iba? Di ba pwedeng sumubok ng bago? Nakakasawa na rin kasi, sabi niya. Hindi ko alam, Mama Mia, pero parang may ibang ibig sabihin para sa akin ang salitang nakakasawa na rin kasi. Pero hindi ko pa rin yun pinansin. Kahit na sumisigaw na ang utak ko noon, ay binaliwala ko pa rin ang napapansin ko sa kanya. Hanggang sa unti-unti ay bumibili siya ng mga bagong gamit. Yung mga dating brands na gusto niya ay hindi na niya gusto. Yung mga pagkain na dati ay hindi niya gusto, ngayon ay kinakain na niya. Kakaiba na talaga. At parang hindi ko nakilala ang lalaking nakakasama ko, Mama Mia. Pero hindi pa rin ako nagsalita. Pinigilan ko pa rin ang sarili kong kumprontahin siya. Dahil totoo nga naman, sino nga naman ang ayaw ng pagbabago, hindi ba? Pwede namang magbago ang isang tao. At isa pa, Mama Mia, mas nagugustuhan ko rin ang bagong Errol. Mas maalaga sa sarili, mas maalaga. At para bang mas conscious sa kaniyang mga gagawin. Hanggang sa, Mama Mia, unti-unti na rin nababawasan ang date nights naming dalawa. Nung tinanong ko siya, ang sabi niya ay dahil na-promote siya ulit. Kailangan daw niyang mag-ipon para sa nalalapit naming kasal. Ako naman ay pumayag dahil ang totoo ay hindi naman talaga ako strikta o mahigpit na girlfriend. Pinapayagan ko nga siya, Mama Mia, kahit ang uminom paminsan-minsan kasama ang kaniyang mga katrabaho o mga kaibigan. Lagi nga akong tinatanong ng mga katrabaho ko noon kung bakit ganun daw ako ka-open kay Errol. Sabi ko naman, hindi naman ako binibigyan ni Errol ng pagkakataon para magduda. Hindi naman niya ako binibigyan ng dahilan para hindi siya pagkatiwalaan. Naku, ingat ka, ma'am. Kasi minsan, kapag masyadong maluwag yung tali, kung saan-saan na napupunta, kung sino-sino na ang humahawak, sabi ng mga ito. Kung dati ay hindi naman ako apektado sa mga ganong usapan, ngayon, Mama Mia, ay iba. Parang may nararamdaman akong hindi tama. Hanggang sa isang araw ay sinorpresa kong puntahan si Errol sa kanilang opisina. Mama Mia, kitang-kita ko na nagtatawanan sila kasama ng iba pa niyang mga katrabaho. Wala namang bago doon. Ganun naman talaga si Errol. Kung maganda ang kanyang sense of humor sa akin ay ganun din sa ibang tao. Pero Mama Mia, may napansin akong kakaiba. May isang babae doon na hindi pamilyar sa akin. Oo, kilala ko naman ang mga kasamahan sa trabaho ni Errol. Pero yung babae na yon ay parang bago sa paningin ko. Pagkatapos ay masyado pa siyang clingy sa boyfriend ko. Nakahawak siya sa braso nito at kapag nagpapatawa naman si Errol ay hinahampas-hampas niya pa ang braso ng boyfriend ko. Pagkatapos ay dinidikit pa niya ang ulo niya sa balikat ng boyfriend ko. Mama Mia, parang may naramdaman akong kakaiba. Parang may bugso ng damdamin na bigla na lang lumukob sa akin. Na parang gusto nitong lapitan yung babae pagkatapos ay hilahin ang mahaba nitong buhok at ingudngod sa lupa. First time kong magselos ng ganon. Hindi naman ako ganon kasi losa, Mama Mia. Pero first time talaga yun. Pero pinigilan ko pa rin ang sarili ko. Professional naman ako. Kaya ko namang magpigil ng selos. Nung makita ako ng kasamahan ni Errol ay tinuro nila ako. Nung tumingin sa akin si Errol ay parang nakita ko ang pagkagulat na rumihestro sa kaniyang muka. Pagkatapos noon ay bahagya niyang tinulak palayo sa kanya yung babae. Ewan ko ba, Mama Mia? Kapag talaga tayong mga babae ay may napapansin para tayong nagiging detective,
Lahat na lang kahit mumunting kilos ay ating nakikita. Pati na rin yung kakaibang kilos ng mga kasamahan ni Errol, na parabang na-awkward sila nung dumating ako. Pati rin yung babae, Mama Mia, ay hindi makatingin sa akin ng diretso. Sabay-sabay silang lahat na pumasok sa loob ng kanilang opisina dahil tapos na raw ang break. Samantalang si Errol ay lumapit sa akin. Oh love, ba't andito ka? Hindi ka man lang nagpasabi na pupuntahan mo ko. Surprise ba to? Sabi niya. Pero hindi siya nakangiti. Parang nairita pa siya, Mama Mia, kung bakit ako nandun at sinorpresa siya. Na naman love, eto, dinalhan kasi kita ng lunch, sabi ko. Sana nagpasabi ka. Sa susunod nga, huwag kang basta-basta pumupunta dito. Bakit, bawal ba? Tanong ko. Ah, hindi naman love, bigla niyang bawi. Okay, sige, alis na rin ako. Hindi ka ba sasama sa loob? Tanong niya. Bakit, pwede ba? Balik ko sa kanya. Busy kami eh, sa susunod na lang. Sige, atid na kita dun sa may sakaya ng taxi. Mama Mia, sabay kaming naglakad pero wala naman kaming masyadong imikan. Hindi rin ako nagtanong dahil alam ko na mas mahahaba ang magiging diskusyon namin kapag nagtanong ako nung mga oras na yon. May trabaho pa rin kasi akong babalikan. Pero nung makabalik na ako ng opisina ay hindi rin naman ako makapag-concentrate sa ginagawa ko. Laging pumapasok sa utak ko, Mama Mia, yung nakita kong eksena. Bakit nga ba kakaiba talaga ang pakiramdam ko noon? Bakit nga ba kakaibang kaba ang nararamdaman ko noon? Hindi ko alam. Pero sobra talaga yun, Mama Mia. Hanggang sa makauwi na ako ng bahay, nag-text sa akin si Errol at ang sabi niya ay medyo matatagalan daw siya dahil may OT sila. Kung dati ay 7 o'clock pa lang ay nasa bahay na siya kung hindi niya ako susunduin, ngayon, Mama Mia, ay 9 o'clock na at wala pa rin siya. Hanggang sa bago mag 10 p.m. ay dumating siya. Nung makarating siya ay parabang wala lang. Pagkatapos noon ay nagilamo siya. Inaya ko siyang kumain pero ang sabi niya tapos na raw siya. Kumain ka na? Hindi ka man lang nagsabi? Tanong ko. Bakit? Di ka pa rin ba kumakain? Tanong niya sa akin. Hindi, dahil hinintay kita. Ano ka ba naman, Katie? Hindi ka ba makakakain nang wala ako? Bitbit ko ba yung kaldero? Tanong niya. Mama Mia, pansin ko ang pagkairita noon sa boses niya. Bakit ba? Ayaw mo na ba akong kasabay? Tanong ko ulit. Huwag ka ngang mag-e-embento ng ganyang mga kwento, Katie. Sino yung bago niyong kasamahan? Bago siya? Ah, oo, bago siya. Mga magti-3 months pa lang siya, sabi nila. Sabi niya sa akin. Mama Mia, ewan ko ba pero biglang nagkalkula ata ang utak ko. Magti-3 months. Eh, 2 months nang parang may malaking nagbago dito sa boyfriend ko. Ang babaeng kaya yun ang dahilan ng lahat? Tanong ko. Napaka-clingy niya sa'yo, no? Napaka-feeling close, sabi ko naman. Ano ka ba? Binibigyan mo lang yun ng ibang meaning, hindi naman ganun. Pwede ba? Huwag kang ang paranoid. Paranoid? Kailan ba ako naging paranoid, Errol? Tanong ko. Matutulog na ako, pagod ako, sabi niya. Ako naman, Mama Mia, ay hinayaan lang siya. Kumain na lang akong mag-isa. Pero ewan ko ba, habang naguhugas ako ng pinagkainan ko, ay parang may bumulong sa akin na tignan ko ang loob ng kotse namin. Kinuha ko yung susi sa bulsa niya. Tulog na siya, Mama Mia. Pumunta ako sa may garage pagkatapos ay binuksan ko ang kotse. Pumunta ako sa may passenger seat. Mama Mia, doon ay may nahanap akong mga pinagkainan ng isang fast food chain na parabang nag-drive-thru. Nung tignan ko ang basura, Mama Mia ay pandalawahang tao yon. Kinabukasan ay tinanong ko siya kung sino ang kasabay niya. Sabi niya si Mark daw yung kasamahan nila. Pero hindi ako naniniwala. Kailanman ay hindi niya sinasabay si Mark lalo na kapag nagda-drive-thru sila. At bakit kailangang mag-drive-thru? Tanong ko sa sarili ko. Ang dami-dami kong napansin mula noon. Mama Mia, may minsan pa na may naiwan na pantali ng buhok sa loob ng kotse namin.
Nung tinanong ko siya ay naging away lang namin yon. Sabi niya, sumama kasi raw yung iba niyang mga kasamahang babae na walang sasakyan sa kanya nung magkayayaan silang mag-dinner lahat ng kanyang mga katrabaho. Pero kakaiba na talaga ang pakiramdam ko nun. Kakaiba na ang kutub ko nun. Lagi na lang kaming nagkakadiskusyon pero in the end ay ako lang din naman ang tumitiklop. Ako lang din naman ang hindi na lang sumasagot dahil masyado pong magagalitin ang boyfriend ko. Kinabukasan naman pagkatapos naming pag-usapan ng mga bagay na yun ay parang wala na lang sa kanya. Parang balik normal. Hinayaan ko na lang, Mama Mia. Isang gabi habang natutulog kami, ay naramdaman ko na parang may nag-message sa kanya. Tumayo siya at kumuha ng tubig pero bitbit ang cellphone niya. Pagbalik niya ay humiga siya. Pagkatapos tinanong ko siya, Mama Mia. Tinanong ko siya kung tuloy pa rin ba ang plano namin sa kasal. Oo, tuloy pa rin. Bakit naman hindi matutuloy? Sabi niya. Wala lang. Kala ko kasi hindi natuloy, sabi ko. Bakit ayaw mo bang ituloy? Ayos lang din sa akin. Mama Mia, dun ako naiyak. Pero hindi ko pinakita sa kanya ang iyak ko na yun. Hanggang sa isang araw, pag-uwi ko ng bahay ay nandun na siya. Naka-impake ang kanyang mga gamit. San ka pupunta, tanong ko. Kailangan ko munang mag-isip. Mag-isip? Oo, Katie. Kailangan kong mag-isip. Hindi ko na kasi alam kung ano ba talaga. Anong kung ano ba talaga? Diretsuhin mo nga ako, Errol, sabi ko. Katie, hindi ko na alam kung mahal pa kita. Mama Mia, nung sabihin niya yun sa akin, pakiramdam ko ay parang biglang dumilim ang mundo. Pakiramdam ko ay biglang parang kumulog at kumidlat. Na kahit anumang oras ay bigla na lang magbabagsakan ang ulan mula sa aking mga mata. Anong ibig mong sabihin? Katie, hayaan mo muna ako. Bigyan mo muna ako ng time. Naguguluhan kasi ako. Naguguluhan ka? Bakit? Dahil sa babaeng yun? Tanong ko. Hindi. Wala siyang kinalaman dito kaya huwag mo siyang idamay. Ewan ko ba, Mama Mia, pero pakiramdam ko nung sabihin niya yun sa akin, ay parang pinagtatanggol niya sa harapan ko yung babaeng yun. Alam naman siguro ng babaeng yun na nag-i-exist ako sa buhay ni Errol, hindi ba? Alam naman lahat ng mga kaopisina niya ang tungkol sa aming dalawa. Kaya imposibleng hindi yun alam nung babaeng yun. San ka pupunta? Uuwi ka sa inyo? Hindi, pero wag mo na akong alalahanin pa. Kaya ko ang sarili ko. Mag-ingat ka, sabi niya. Mama Mia, pinigilan ko siya. Sinarado ko ang pintuan, nilak ko yun at hinarang ko ang katawan ko. Pero desidido na si Errol. Kahit anong pagmamakaawa ko noon at umiyak na talaga ako at nag-breakdown na sa harapan niya, ay sigurado na raw siya. Bigyan ko raw siya ng oras. Tinanong ko siya kung ilang araw, ilang linggo, pero sabi niya hindi niya alam. Basta isa lang daw ang alam niya. Sa ngayon ay hindi na siya sigurado sa aming dalawa. Umalis siya, Mama Mia. Umalis siya at pilit niya akong pinapaalis sa harapan ng pintuan para makalabas siya. At nung makalabas na siya ay binitbit niya ang sasakyan namin. Umiyak ako ng umiyak. Grabing iyak yun. Lumipas ang 2 linggo, Mama Mia, ay hindi pa rin nagpaparamdam si Errol. Text ako ng text sa kanya. Tawag ako ng tawag sa kanya. Pero wala. Hindi siya sumasagot. Hanggang sa isang araw, ay nakatanggap ako ng text sa kanya. At sinabi niyang sigurado na raw siya. Hindi na niya ako mahal. Hindi na raw ako. Pinuntahan ko siya sa pinagtatrabahuan nila pero hindi niya ako hinarap. Isang katrabaho niya na naging kaibigan ko na rin ang humarap sa akin. Sabi niya magkita raw kami mamayang gabi. Mama Mia, kinagabihan ay nagkita at nag-usap kami nung kanyang katrabaho. Doon na ito umamin sa akin. Na yung babae talaga, yung babaeng pinagdudahan ko, yung babaeng masama ang kutob ko, ay karelasyon na pala ni Errol. Matagal na silang dalawa, Mama Mia. Bago raw ang babae doon nung umpisahan niyang parang akitin si Errol.
dahil si Errol ang in charge sa account na pinagtatrabahuan ng babae, ay si Errol po ang nagtitrain sa kanya. At mula nga noon ay naging inseparable na silang dalawa. Laging magkasamang mag-lunch, laging magkasamang umuwi, at kung minsan Mama Mia ay magkasama pang pumasok sa trabaho. Isa lang daw ang ibig sabihin noon. Sinusundo ni Errol yung babaeng yon sa kaniyang apartment. Mama Mia, kung nasaktan ako sa mga sinabi ni Errol, mas nasaktan ako ngayon sa mga nalaman ko. Grabe ang iyak ko noon. Ang dami-dami kong mga nalaman. Mga bagay na sana'y hindi ko na lang alam. Mga bagay na winish ko, Mama Mia, sana hindi ko na lang nakita. Sana hindi ko na lang nabasa, para nang sa ganun ay hindi nasira ang mental health ko. Nang sa ganun ay hindi ako nasira. Ang totoo niyan, Mama Mia, matapos kong malaman ang lahat ng mga bagay na yon, ay napaka-miserable ng buhay ko. Ayoko nang umalis ng bahay. Ayoko nang tumayo. Ayoko nang magpatuloy. Tinapon ko ang engagement ring na bigay sa akin ni Errol sa sobrang galit ko. Lahat ng regalo niya sa akin sinunog ko sa sobrang pait na nararamdaman ko. Alam mo ba, Mama Mia, pati yung bahay na kinuha naming dalawa ay balak ko na sanang sunugin sa sobrang galit ko noon. Pero nung gabing susunugin ko na sana ay biglang dumating ang kapatid ko. Ang sabi niya kasi ay para daw kinakabahan sila sa bahay. Kaya naisip daw ng mga magulang ko na puntahan ako, napapuntahan ako at itanong kung ayos lang ba ang kalagayan ko. Umiyak ako sa bisig ng kapatid ko. Sinabi ko sa kanya ang lahat. At nung matapos akong magkwento, Mama Mia, ay tumayo siya. Pumasok sa loob ng kwarto. Akala ko kung anong ginagawa niya, pero inimpake na niya pala lahat ng mga gamit na meron ako doon. Ate, tumayo ka dyan. Aalis na tayo dito. Ayokong umalis doon, Mama Mia. Lagi kong sinasabi sa kanya na dito lang ako. Pero habang nandito ka, maaalala mo lang si Kuya Errol. Maaalala mo lang ang kawalang hiyaang ginawa niya sa'yo. Please, dito lang ako. Baka bumalik si Errol eh. Sabi ko. Ate, pwede ba? Mag-move on ka na. Pinagpalit ka na sa iba oh. Baka naguguluhan lang siya. 10 years kami. Imposibleng ganun lang kadali sa kanya lahat. Ate, ano ba? Matalino ka naman ah. Scholar ka. Pero bakit parang ang bobo-bobo mo pagdating kay Kuya Errol? Akala ko ba, payo mo sa akin dati, hindi basta-bastang idepende sa isang tao ang iyong buong buhay. Pero sa'yo ate, ginawa mo na siyang mundo. Pinaikot mo na sa kanya lahat sa buhay mo. Eh mundo ko naman talaga siya eh. Akala ko kaming dalawa na. Ate, yung mga mag-asawa nga, kahit 30 years ng kasal, naghihiwalay pa. Nagkakaroon pa ng iba. Kayo pa ba? Magpasalamat ka na lang dahil hindi pa kayo ikinasal. Magpasalamat ka na lang dahil may pagkakataon ka pang tumakas. Hindi pa masyadong komplikado ang lahat. Kahit na pinilit kong wag umalis doon, Mama Mia, ay pinagalitan ako ng kapatid ko. Ang totoo niya ay nasampal pa niya ako sa sobrang pagmamatigas ko. Pagkatapos niyang gawin sa akin yun ay nagsorry siya at niyakap ako. Ako naman ay umiiyak dahil natauhan ako, Mama Mia. Tama siya. Walang mangyayari sa buhay ko kung mananatili ako doon. Kaya naman, lumabas kami ng bahay. Dinala ko ang susi. Nagpaalam ako sa bahay na yun. Pagkatapos noon, Mama Mia, ay sumama ako sa kapatid ko. Umuwi ako sa bahay namin. 2 linggo ako sa bahay namin bago ako nagdesisyon na pumunta ng opisina at mag-file na ng resignation. Buti na lang talaga at pinayagan pa akong mag-resign dahil lang totoo ay, Mama Mia, mag-iisang linggo na rin akong naka-awol noon. Naubos na kasi lahat ng leave credits ko, kaya awol na ang tawag noon. Buti na lang dahil sa tagal ko sa kumpanya at sa maganda naman ang performance ko ay pinayagan nila akong mag-resign na lang. At hindi termination. Pagkatapos kong makapag-resign, Mama Mia, ay hindi muna ako naghanap ng trabaho. Bagkos ay nag-open ako ng business. Isang printing business, Mama Mia. Yun kasi talaga ang pangarap ko dati. Pero ang sabi ni Errol ay hindi daw yun magandang business dahil hindi naman malaki ang kitaan doon.
sa akin noong mga panahon na yun ay kailangan ko lang ng distraction. Kailangan ko lang na merong mapagbalingan ang aking pansin. Hanggang sa naging successful naman ang business ko. Oo, hindi nga masyadong marami ang kita o malaki ang earnings, pero ayos na rin. Hanggang sa lumipas ang mga buwan, Mama Mia. Isang araw, ay naka-receive ako ng text message mula kay Errol. Ibebenta daw niya yung bahay. Tapos, ay bibigyan niya raw ako ng share. Sinabi ko sa kanya na hindi pwede. Nasa kanya na ang sasakyan kung saan ako ang nagbabayad. Sa kanya ang sasakyan, akin ang bahay. Kung ibibenta ko man yun, ako na ang may control doon. Pero hindi siya pumayag. Nag-away kami sa cellphone, Mama Mia. Tinatawagan pa niya ako pero hindi ko sinasagot. Sa text lang talaga kami nag-aaway noon dahil ayokong makausap siya. Natatakot kasi ako, Mama Mia. Natatakot ako na kapag narinig ko na naman ulit ang boses niya, ay aasa na naman ako. Kapag narinig ko na naman ang boses niya, ay susugal na naman ako. Dahil ang totoo, hanggang sa mga panahon na yun ay mahal ko pa rin si Errol. Hanggang sa mga panahon na yun ay siya pa rin ang laman ng puso't isip ko. Kahit na dapat hindi na. Kahit dapat ay nag-move on na ako. Meron naman ang nanliligaw sa akin pero wala pa rin akong ibang sinasagot. Makalipas ang isang buwan mula nung nag-away kami ay naisipan kong bisitahin ang bahay. Mama Mia, pinuntahan ko ito. Napakadilim dahil gabi na. Nung pumasok ako, pakiramdam ko ay bumalik sa akin lahat ng alaala. Umiyak ako ng umiyak. Doon ako nakatulog nung gabing yun. Tawag ng tawag sa akin ang mga kapatid ko pero hindi ko nasagot. Kinabukasan nung magising ako ay aalis na sana ako, Mama Mia. Pero bigla ako naman siyang nakitang papasok sa loob ng gate. Katie? Andito ka? Sabi niya na nakangiti. Oo, bakit? Bahay ko pa rin naman to, di ba? Bahay natin. Pero Katie, pwede bang ibenta na natin to? Bakit naman natin ibibenta? Bibili kasi kami ng bahay eh. Kami? Sino? Yung babae mo? Yung babaeng ang sabi mo, paranoid lang ako? Yun ba yun? Mama Mia, hindi siya sumagot. Tumango lang siya. Okay, sige, ibenta mo. Pero ibenta mo rin yung kotse. Hati tayo sa lahat ng mapagbentahan nun. Tapos sumalis na ako. Wala pang 2 linggo, Mama Mia, ay nabenta na agad yung bahay tsaka yung kotse. Dineposito na lang niya sa akin yung aking parte, Mama Mia. Nagsend din siya sa akin ng pictures ng mga pinagbentahan. Wala kaming naging lamangan. Hati kami sa lahat ng pinagbentahan ng mga gamit namin. At pagkatapos noon ay tuluyan na kaming nawala ng komunikasyon. Mama Mia, ang sabi nila ay natuloy daw ang kasal ni Errol at nung babaeng yun. Bakit ganon? Ako naman ang bumuo kay Errol ah. Bakit ganon? Ako naman ang bumuo sa mga pangarap na yun. Sa akin naman niya lahat binuo ang pangarap na yun. Yung savings? Para sa akin yun eh. Para sa amin yun. Bakit ngayon? Parang hindi. Bakit ngayon? Tinutupad niya yun sa iba. Napakasakit, Mama Mia. Kahit na masasabi kong maayos na ako, nung malaman kong masaya sila at nakakabuo na sila ng kanilang pamilya, dun, Mama Mia, ay nasaktan ako. Nasaktan ako ng paulit-ulit-ulit. Pilit kong nilalabanan yung sakit, pero hindi ko magawa. Naiiyak pa rin ako, Mama Mia. Hanggang ngayon ay masakit pa rin sa akin. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin sila napapatawad. Hanggang ngayon, Mama Mia, kapag merong selebrasyon ang mga kaibigan namin at masasabi kong ini-invite nila ako, pagkatapos ay malaman kong ini-invite nila si Errol ay hindi ako pupunta. Lahat ng mga kaibigan ko sinabi nila, Mama Mia, matagal na raw na panahon nangyari ang lahat. 2019 pa kasi yun. 5 years na. Pero hanggang ngayon, Mama Mia, masakit pa rin. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako okay.
Hanggang ngayon, Mama Mia, nandito pa rin ang kirot sa puso ko. Ayoko pa rin silang nakikitang masaya. Naiinis pa rin ako at nagagalit pa rin ako kapag nakakapagbalita ako na masaya sila. Bakit ganun, Mama Mia? Bakit naging masaya yung mga taong nanakit sa akin? Akala ko ba may karma? Akala ko ba kakarmahin din sila? Akala ko ba mararamdaman din nila lahat ng sakit na naramdaman ko? Pero bakit parang hindi? Bakit parang mas masaya pa sila? Bakit parang mas tama pa ang desisyon nila? Bakit parang mas tamang sinaktan nila ako? Mama Mia, hindi ko alam kung hanggang kailan ako magtatanim ng galit dito sa puso ko. Pinipilit ko naman eh. Pinipilit kong kalimutan. Pinipilit kong mag-move on. Pinipilit kong magpatawad pero sadyang hindi ko pa rin kaya. Paano nga bang magpatawad, Mama Mia? Paano nga ba? Please tulungan niyo po ako. Hanggang dito na lamang. Maraming maraming salamat sa inyong pakikinig at sa iyo, Mama Mia, sa pagbabasa mo nitong kwento ko. Lubos na nagpapasalamat at gumagalang, Katie. Alam mo, Katie, sigurado ako hindi lang ikaw ang may tanong ng mga bagay na yon. Sigurado ako hindi lang ikaw ang nagtatanong kung bakit yung mga nanakit ay parang hindi naman kinakarma. Kung bakit yung mga nanakit ay parang sila pa ang masaya. Parang sila pa ang umasenso, parang sila pa ang pinagpapala sa mundo. Hindi lang ikaw ang nagtatanong ng mga ganong tanong. Pero isa lang ang nararamdaman ko at isa lang ang alam kong tama. Alam ko, nararamdaman ko na hindi pang habang buhay na magiging masaya ang mga taong nanakit ng kanilang kapwa. At nandun din yan sa Bible, nakasulat din yan. Hindi naman pinapalagpas ng Diyos ang mga ginawang masama sa'yo. Siguro hindi natin alam. Siguro, diba, tulad ng mga sinabi ng mga social media influencers na hindi lahat ng nakikita nyo sa labas, nang nakikita nyo sa internet, hindi lahat yon ay totoo. Hindi porket masaya silang tignan sa Facebook, ay masaya na sila. Hindi porket tumatawa sila sa kanilang mga YouTube vlogs, ay masaya na sila. Wala na silang problema. Meron at meron yan. At saka siguro, Katie, para huwag ka nang ma-prostrate, huwag mo nang antayin yung karma nila. Huwag mong antayin na masaktan sila bago ka mag-move on, bago ka tuluyang mag-let go. Tinatanong mo sa akin kung bakit hanggang ngayon ay hirap na hirap ka pa rin magpatawad, yan ay hindi ko rin alam. Dahil ako, naniniwala ako na kanya-kanya naman tayo ng timeline. Kanya-kanya tayo ng nararamdaman. Hindi pwedeng sabihin ko sa iyo na, oh Katie, ganito, kasi ganito ako. Hindi naman dapat ganun, kasi magkaiba tayong individual. Alam ko, mahirap na magpatawad, Katie. Mahirap na lumimot. Siguro may mga tao na madaling mas magsabi na napatawad mo na, pero yung lumimot, mahirap yun. Lalo na kapag paulit-ulit na bumabalik yung trauma. Paulit-ulit na bumabalik yung mga masasakit na nangyari. Ang payo ko sa'yo, Katie, ngayon ay enjoy mo na lang muna ang buhay mo. Mag-focus ka sa sarili mo. Magdasal ka ng magdasal. Pagdasal mo sa Diyos yung tao na dapat sa'yo. Kasi kapag pinagdasal mo, kapag binigay mo, ang sabi nila, makakalimutan mo na rin kung anong nawala sa'yo eh. Kapag binigay na o dumating na yung replacement ni God dun sa mga nawala, makakalimutan mo na yung mga nawala. At yun ang ipagdadasal ko para sa'yo, Katie, at yun sana ang ipagdasal mo para sa sarili mo. Alam ko na ang mga tagapakinig natin ngayon ay pinagdadasal ka rin, di ba? Nako, kung ikaw na nakikinig ngayon, kung nagustuhan mo ang kwento ni Katie, please do not hesitate to like and share this video sa mga kakilala, kaibigan, kaaway mo para unti-unti ay dadami tayo dito sa ating channel. At syempre, wag na wag mo rin kakalimutan na kapag nakapag-subscribe ka na, please do click the notification bell
para naman updated ka lagi sa bawat video na ating i-upload. Pero kapag hindi ka pa nakapag-subscribe, sana itong video na ito ay mag-convince sa'yo na magkapag-subscribe na rin. Ako po ang nag-iisa ninyong Mama Mia. Maraming maraming salamat talaga sa walang sawan yung pagsuporta nitong ating channel. Wala pong pagsidla ng pasasalamat na nararamdaman sa puso ko dahil 57,000 subscribers na tayo. Maraming maraming salamat. At muli, magandang magandang araw po sa inyong lahat.